Hey, what's up YouTube? Magandang araw po sa inyong lahat. Babasagin ko lang yung katahimikan ko. Medyo matagal ako nanahimik. Umiwas ako sa mga issue. Pero ngayon, babasagin ko na yung katahimikan ko. Isang magandang umaga nga sa ating lahat. Kasasabi ko lang kagabi at eto na nga, tinanggihan na nga po, official na tinanggihan na ni Kiko Matos yung offer sa kanya ng URCC sa upcoming bare knuckle match, upcoming bare knuckle fight laban kay Boss Bullet. Una sa lahat, gusto ko mga palang pasalamatan yung mga nagko-comment sa video ko, mga nagsusubscribe at mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Bago ang lahat, panood din muna natin yung maiksing video clip galing kay Kiko Matos. Hey, what's up YouTube? Magandang araw po sa inyong lahat. Babasagin ko lang yung katahimikan ko. Medyo matagal ako nanahimik. Umiwas ako sa mga issue. Pero ngayon, babasagin ko na yung katahimikan ko. At meron lang akong lilinawin. Nais ko lang linawin yung patungkol sa in-upload na video ng URCC Global sa Facebook page nila kung saan kasama ang aking pangalan sa upcoming bare knuckle fight ng URCC Global. Gusto ko lang malaman ninyo na hindi ko tinanggap yung offer ng URCC Global para lumaban sa upcoming bare knuckle fight nila. Kumbaga, inoferan nila ako at tinanggihan ko. Ngayon, I'm sure professional kausap ang URCC. At ako, professional naman ako kausap. Kapag sinabi kong gagawin ko, gagawin ko. Pero, nung kausap ko yung matchmaker ng URCC, tinanong niya ako kung lalaban ba ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng lumaban. At yun ang totoo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit naglabas pa rin sila ng video kung saan nagsasabi na lalaban ako sa URCC bare knuckle match. Bibigyan ko kayo ng iilang rason kung bakit hindi na ako lalaban. Una sa lahat, gusto ko lang mag-focus sa trabaho ko. Gusto ko lang mag-focus sa pag-artista ko dahil meron akong upcoming projects at marami akong tinanggihan na projects at nasayang dahil naglaan ako ng oras para mag-ensayo dun sa 3v3 na laban namin, which is na-cancel lang. At maliban dun, isa sa mga rason ko kung bakit di ko tinanggap eh, kasi gusto ko nang baguhin yung sarili ko. Gusto ko nang baguhin yung content na linalabas ko dito sa channel ko. Ayoko na sa mga trash talkan, ayoko na sa yabangan, ayoko na sa angasan, sa walang kwentang pataasan ng ihi. Sawa na ako dyan. Kumbaga, nagawa ko na yan. Ilang beses ko nang ginawa yan. Ginawa ko yan noong 2016. Kami ang pinakauna ni Baron Geisler sa YouTube. Bago pa gawin ng lahat, bago pa gawin sa Amerika, nauna yan dito sa Pilipinas. At kami ni Baron Geisler ang unang gumawa niyan. It's millions of views lahat. Sobrang successful ng mga event na yan. Pero ngayon ayoko na. Ayoko na talaga. Pinagbigyan ko yung sarili ko nung nakaraan. Sabi ko, sige, tatapusin ko na lang tong 3v3. At last na to. Ang mataas ang respeto ko sa URCC Global, mataas ang respeto ko kay Chief Alvin Aguilar. Ito yung nararamdaman ko ngayon eh. Sasabihin ko na sa inyo, huwag kayong umasa dahil hindi ako pumayag at hindi ko tinanggap yung offer na makilahok sa upcoming bare knuckle fight ng URCC Global. Simula nung na-cancel yung 3v3, nanahimik ako. Binigyan ko yung sarili ko ng chance para makapag-isip-isip. Para alamin ko ano ba talaga gusto kong gawin sa buhay. Ano ba? Gusto ko bang patunayan na maangas ako, na lagi akong lumalaban? Ano bang kailangan kong patunayan? Malagi na lang ba ganun? Na kapag mayroong humamon, kailangan kong labanan. Kasi pag hindi ko linabanan, duwag ako. So ngayon mga kabada, so be it.
Tawagin niyo na akong duwa, tawagin niyo na akong takot. Sige, tatanggapin ko na yan. Pero ayoko na talaga eh. Gusto ko na magbago. Gusto ko na alagaan yung mental health ko. Marami akong kailangan ayusin sa buhay ko. At ayun nga, sinabi niya na hindi siya lalaban dahil sa maraming rason. Isa dito ay sa pag-aartista niya na may mga taping siguro siya. Pangalawa, gusto niya nang baguhin. Gusto niya nang baguhin yung content niya. Matagal niya nang sinasabi yan, hindi lang matuloy-tuloy gawa nga nung 3v3 sa URCC. Pero ngayon, talagang tinuloy niyo na kasi hindi natuloy yung 3v3. At ngayon, tsaka delikado kasi yan, artista kasi siya. Totoo yung sinasabi nila, yung mga nagko-comment sa atin, mga nagko-comment sa video ko, totoo yung mga sinasabi nyo na, syempre nga, artista, mababasagan nga ng mukha yan, puhunan niya yung mukha niya eh. Tsaka, naniniwala naman ako na talagang gusto niya nang baguhin yung content niya. Kahit noon pa man, medyo nagbabago na nga eh, dumating lang yung 3v3, kaya napaganon ulit yung content niya. Pero talagang gusto niya nang baguhin yung content niya. Para sa akin, nire-respeto natin yan, kaya hindi ko na rin siya tinag dito sa video. Inire-respeto natin yan. Yan ang mga tunay na lalaki, tunay na isang padre de familia na handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Yung mga ganung bagay kasi, kagaya niyan, gusto niya nang baguhin para makaiwas sa toxic, makaiwas sa trastukan. Nire-respeto natin yan at alam nating mas maganda yon. Panoorin nyo na lang yung full video sa vlog ni Kiko Matos. Makikita natin doon sa pinakahuli, pumasok yung anak niya. At nakakatuwa. Pero hindi na natin sinama yun sa video. Respeto na lang. Nakakatuwa na ang isang bad boy bad as nagbabago na. Kaya ayun, maiksi update lang to. At sana nga, may mga point din naman yung ano, may mga pwede rin yung mga sinasabi nyo. Kagaya ng sinabi ko nga kay Kaloy Baduria or kay Mr. Mainit, pwede yun. Sir Rons, pwede yun. Mr. Mainit na lang. At least, magkano sila ng timbang. Kaya hanggang dito lang itong video na to, in-update lang natin. God bless at peace.